Hello mga kabarks, welcome to my vlog again, Mel Corbs TV here. Don't forget to like, comment, and subscribe. So for today's vlog, story ko lang, kaunti yung life ko na maganda talaga, na parang dagat, may malinaw, may malakas na alon. Ganon talaga ang buhay ko. So welcome to my story. So may dalawa akong anak, yung panganay ko is babae, yung bunso ko is lalaki. Maliit pa lang sila, naiwanan ko na sila kasi nag-abroad ako. Sa gawa ng gusto lang akong makatulong din sa asawa ko at mabigyan ko din ang mga anak ko na magandang buhay kasi mahirap naman talaga kami. Mas maganda yun talagang magsikap tayo sa sarili nating pawis para yan natin manamnam kung ano talaga ang ating buhay. So yung asawa ko, may trabaho naman siya, pero gusto ko lang din na may maiambag ako sa kanya para maganda talagang buhay pag kayong dalawa ang magtulungan. So kaya nag-decide akong mag-abroad. So nag-abroad ako sa Middle East ng 2 years. Din isa lang din ang amo ko ng napunta din ako sa London. Siya lang din ang amo ko, na 2 years din ako doon. Pero after 2 years, bali 4 years lahat, nag-exit na ako sa Pilipinas at nag-for good na din ako year 2000 up to 2004. Sa 4 years kong pag-abroad, nakagawa talaga ako ng bahay na natapos ko talaga kahit kaunti lang siya, pero safety na kasi kompleto na siya talaga lahat. Kaya yung nag-for good ako, lumipat kami sa sarili naming bahay kasi yung nakatira lang kami sa bahay ng biyanan ko. So yun na time na yun, elementary na yung mga anak ko, malaki na din sila, pero yun nga lang, noon maliit pa sila. Kini-question nila ako kung bakit daw lumayo ako, bakit daw nag-abroad pa ako, wala daw mag-alaga sa kanila, pero pinaintindi ko sa kanila at ngayon naiintindihan na nila kung ano talaga pala ang life namin, kasi kaya naman namin silang buhayin, pero yun lang, parang ano lang talaga, wala kang maibigay kung anong gusto nilang bilhin, kung anong gusto nilang kakainin, kasi tama-tama lang talaga yung sahod ng asawa ko. So after that, nag-for good ako, yung asawa ko na naman ulit ang nag-abroad kasi gusto niya na, pero hindi talaga niya gusto na mag-abroad siya, kaso lang nasa isip namin bakit daw ako ang mag-abroad tapos siya ang lalaki, siya ang naiwan, kaya sabi niya maiwan ka na lang dito sa bahay at ako na naman ang mag-abroad para kasi mag-college, mag-high school na din ang anak namin noon din na time. Kaya year, nakalimutan ko na kung anong year yon, nag-abroad din ang asawa ko hanggang ngayon talaga. How many years ang lumipas din, year 2010, nag-decide din akong mag-abroad. Kasi parang nasanay na ako na may bibigay naman ang asawa ko kasi malaki ang sahod ng asawa ko dati. Kaso lang, gusto ko yung bang sa sarili ko talagang sweldo at sarili ko talagang pawis. Parang nasanay ako. Kaya nag-decide ako, year 2010, nag-decide akong mag-abroad ulit. Kaya kahit hindi pumayag yung asawa ko, nagpaalam ako, pray mo na lang ako na maganda ang amo ko at saka maganda naman ang layunin ko talaga para sa pamilya natin. Kaya yun, ako lang talaga ang naghanap, nag-tour ako dito sa Hong Kong year 2010.
Kaya sa awa ng Diyos, nakakuha din ako ng amo na mabait din sila. Kaya hanggang ngayon, abroad na din ako. Tapos, yung mga anak namin, doon sila nakatira sa bayanan ko nung high school sila. Nung pag-college na nila, nag-eskwela sila sa Davao City. Yung, kasi ano lang sila eh, bali 1 year lang ang pagitan sa kanilang dalawa. Mahirap talaga pag mag-college ang dalawa tapos wala ka talagang insaktong sahod. Tapos yung panganay ko sa Ateneo di Davao siya nag-aaral sa gawa ng yun. Kasi noong high school pa kasi siya, na-promise namin siya na paaralin namin siya sa Ateneo kung magiging valedictorian siya sa high school. Diyos ko Lord, nakuha din niyang valedictorian. Kaya yun, talaga, napasubok talaga kami na sa Ateneo namin siya paaralin. Tapos, itong bunso ko sa UM din siya. UM sa Davao din siya, nag-aaral din siya. Nakakuha din siya ng salutatorian nung high school din sila. Kahit wala kami, ang laki talagang pasalamat namin sa Lord na gigiyahan yung mga anak namin talaga, na talagang nagsikap silang dalawa na sila lang yung nag-college na sila, sarili lang talaga nila, sila naghahawak ng pira, sila lahat ng magastos, kaya nun talaga at talagang hindi pa nila naintindihan na walang nag-aalaga sa kanila, pero ngayon naintindihan din nila kasi sa gawa ng nakagraduate na din sila at may sarili na din silang sariling trabaho. Yung panganay ko, talagang sa Ateneo de Davao siya nag-graduate, nakakuha siya ng cum laude. Praise God talaga. Ang talino talaga ng anak ko, hindi sa magbayayabang. At saka yung bunso ko talaga, yung CPE ko, sa awa ng Diyos, ganun din ang nakuha niya. Nung nag-take siya ng board, nakapasa sila. Kaya yun ang pinag-intindi namin sila at ngayon naiintindihan din nila ang buhay namin kung bakit nagkalayo-layo kami sa bawat isa. Ngayon din ang CPE kong bunso nag-abroad din, nasa Dubai na din siya, Diyos ko Lord. Kaya yun ang CPE, ang posisyon din niya din doon sa Dubai. Tapos yung panganay ko, nasa bangko din siya nagtatrabaho, palaki din ang mataas din ang posisyon niya, kaya siya lang ang naiwan ngayon sa Pilipinas. Kaya siguro time na din kaming mag-forgon kasi tapos na sila eh, yung layunin namin, na ibigay na namin yung bahay namin, na i-renovate na namin, natapos na din. Kaya time to settle down na siguro, pero mauna pa din ang asawa ko kasi hanggang ngayon abroad pa din siya, pero mag for good na din siya. Salamat sa Diyos. Malaki akong papasalamat sa Panginoon na siya talaga palaging nagabay sa amin kahit LDR ang relasyon namin. Talagang kapit kamay. Nagpapasalamat din ako sa asawa ko na family is family talaga sa kanya. Kaya ganun din ako sa kanya. Thanks God talaga, at lalo na sa mga anak ko na talagang nagsikap at nakita talaga nila kung ano talaga ang buhay namin. Kaya nagsumikap sila na makatapos sa pag-aaral nila. Hanggang dito na lang. Thank you so much for listening to my story. Don't forget to share, like, and comment. And of course, to subscribe my YouTube, Metalcorps TV. Ang inyong tagalingkod. So, see you for the next vlog. God bless us. Bye-bye.